Walang pakialam ang ibang tao tungkol dito. Ang greenhouse effect ang naging paksa sa mga dyaryo at sino ba naman ang maniniwala sa press. Kaya tuloy nilang pinuputol ang kagubatan at nilalaso ng lupa at hangin. Hanggang sa dumami na ang mga butas sa ozone layer na parabang napunit na lumang lambat sa pangingisda at nagsimula na maging malaimpyerno ang lahat, lalo na doon sa syudad. Nasa totoo lang, hindi naman talaga isang palaruan. Come in! May nakakarating po sa akin dyan? Ito ang Central Command. Huwag mo nang bagitin yung Central Command na yan. May mga impormasyon akong sasabihin at gusto kong malaman kung anong ibibigay mong kapalit para dito. Ano ang gusto mong ibalita? Nagsimula na naman ang slave traders at alam ko kung saan ang lokasyon. Ano ba? Naririnig mo ba ako? Ano bang nangyayari? Basta't hayaan mo na siyang magsalita, Mary. Kulin mo ang lahat ng impormasyon. Gusto kong mahuli ang mga yan. Sandali, titignan ko kung may maibibigay akong reward sa'yo. Dapat maganda yan. Buhay ko ang nakasalalay dito. Sabihin mo na bibigyan mo siya ng pagkain. Pwedeng sariwang karne. Kung tama ang impormasyon na ito, ipapadala ko ang Goon Squad. Hoy! Ayaw namin na tinatawag kaming goons. Ayaw mo ba nun? Ayoko na ikaw at ang tatlo mong kaibigan na umiikot sa syudad na parang kayo may-ari nito. At ayoko rin sa'yo. Hindi mo sa akin yan narinig. Ngayon, naging empire ng mundo dahil sa mga kagaya nyo. 12 lang ako nung mapunta ako sa mundo ng pot. 12 ka pa rin naman, Travis. Alam mo ba yung whorehouse na itinayo sa Old Anderson Ranch doon sa may kabilang bayan? Siguro isa ka sa mga miyembro doon, no? Oo, narinig ko nga yun. Gusto kong pumunta kayo doon. Tignan ko, nagpapatakbo sila ng slave market. Lusubin nyo sila. At ibitin nyo yung auctioneer. Ay nako, kailan ba nila ibababa yung mga katawan? Gutom na tayo masyado para mag-alala pa sa electric fence. Bale yan na magpapanatili sa iba na hindi lumabas rito. Hindi yan maganda sa paningin. Oo. Oh. Kung gusto mo nang tanawin, bakit hindi ka lumipat sa Acapulco? Kaya ko lang, gagawin ko na eh. Kung may-ari ng mga Japanese ang Acapulco, hindi ka nila papapasukin doon kahit mayroon ka pang pera. Sa bagay, ilang taon na lang magiging ganito na rin ang itsura ng Acapulco, ang bagong pot. Pero ito ang masasabi ko. Ayos lang na tumira ako sa Acapulco. Sabihin natin, 10 taon. Tama na ang kakareklamo nyo. Nandito na tayo, walang magagawa at nakastock na tayo rito. Oo, sa tingin ko hindi masama yun. Si Travis to, radio check. Review loud and clear. Teka, gusto mo ba ng oldies? Siyempre, gusto ko nun. Pero ilang taon ka na ba? Tumingin ka na lang sa globe compartment. Siyempre naman, gusto ko ng oldies. Isipin mo ako pag pinatugtog mo yan. At isipin mo ako, pusikat. Kapag hinati ko sa kalahating rasyon mo sa pagkain, ngayon paandarin mo na yan. Basta huwag mo nga atin yung allowance niya. Baka kukunin ko na lang yun ang buhut. Alam mo, Travis, kalalahanin mo ang prioridad mo. Isa ka pa rin polis. Thank you.
Paano natin sisimulan to, Travis? Tingnan muna natin ang aarapin natin. Bali, sino ang unang gun na ipapadala mo? Ikaw lang naman ang gun dito sa team. Ikaw muna. Ako nang bahala. Tingnan mo lang. Hindi ka bayani. Babalik ako ng 5. Al, mag-ingat ka. Bubulong lang ako sa hangin. Uutot sa hangin. Kung 100 tao ang dadaan dito, paraanin nyo yung nauuna dahil ako yun. Travis, anong mangyayari kung isa to sa auction ni Wraith? Ibig kong sabihin, kalokohan na naman niya to. Magandang pagkakataon yun. Pagkakataon? Ano? Pagkakataon para ano? Para mapabagsak si Wraith at mga tao niya. Paniguradong wala rin tao dun. Manahimik kayo! Ah, sige, kayong dalawa, malis kayo dito. Kunin mo! Kung gusto niyo magpatuloy ang auction na to, kailangan niyong tumigil o dadalhin ko ang lahat ng sariwang karne sa may norte ulit. Sige, 125! 125! Okay, 125, salamat. Ngayon, pupunta tayo sa 135? May gusto ba ng 135? 135! Ayan, o sige. Okay, 135. Mas maganda na ngayon. Alam ko talaga masiglang grupo to. Nandun ang woods ngayon. Nakita ko si Norm. Siguradong malapit lang si Wraith. No, hindi. Tara na. Tandaan niyo ang prioridad natin. Una, huwag kayong titigil. Pangalawa, palayain ang mga hostage. At pangatlo, kung kaya niyo, hulihin niyo ang mga leader. Simulan na natin. Oh, sige, sige. Dali, bilis. 145 going once, 145 going twice. Sold sa lalaki sa likod para sa 145. Okay, buddy. Ganyan mo pag-usag pa na lang sa aming accountant, okay? At tandaan mo, guaranteed siya ng 5 taon o ng 50,000 miles ng bedspring boogie. Kunin mo na siya. Ibigay mo na siya sa mas swerte ng lalaki na nasa likod. Okay, sir. Ngayon, ang susunod ay isang bagong huli. Ang isang ito ay bago lang. Ibig sabihin niyan, mga Ginoo. Ibig sabihin, pwede niyo siyang turuan kahit sa anong paraan. Sa ibata, malusog, at buhay na buhay. Ano ba naman kayo? Isa siya sa prime stock ni Mr. Wraith dito. Okay, 120. Sige, pakinggan natin na 120. Sige na, okay? 120! Sige na, magalog na kayo. Ibibigyan namin sa inyo ang libreng alak na mainom nyo. At pati na malinis sa tubig. Sige na, painggan natin ang ilang bidding. 110! Hindi ko pwedeng pakawalan ito para sa 110. Sige na! Sinasabi ko sa inyo, itong babaeng ito ay subok at aprobado ng Mr. Wraith mismo. Sinisigurado ko sa inyo yan. At maganda ang itsura niya, maliban na lang sa pag-uugali niya. Pero isipin nyo na lang na siya ay road-tested, lubed at oiled ng may padded upholstery. Kaya gusto ko marinagin yung beats. Ha? Sige, ganito na lang. Magbibigay ako ng 5 galong lata ng gas. Isipin nyo lang, buong 5 galon. Siyempre, halos lahat sa inyo walang sasakyan. Tayong lahat walang napupuntahan, pero ang 5 galon ng gas magbibigay sa inyo ng bartering power. Ibig ko sabihin, hindi kayo makakabili ng babae gamit ito. Pero ilang oras kayo na makakasama ang isa sa mga regular na babae namin. At may matitirang 1 galon na katumbas ng isang buwang malinis na tubig gawa sa distillery ni Mr. Wraith. O kaya naman gramo ng sariling white powder supply ni Mr. Wraith. Kaya isipin niyong mabuti habang kayo'y nagbibidding. Okay, sino magkasabi ng 120? Sige na, 120! Anong kalokohan to? Likod lang ng baril ko to. May gusto ba ng harapan? Sige, okay, dahan-dahan lang. Ibaba niyo mga baril at umalis na kayo rito. Walang masasaktan dito. Patay kang polis ka! Gusto mo makipaglaro? Patay niyo sila!
Ayos! Teka, sandali lang! Ang ginagawa mo? Pinapatay ang mga ibis! Ano nangyayari? Isang solar flare, ang big one. Siguraduhin mo importante yan, Travis. Kailangan ko ng immediate backup. Wala nang tatlong kasama ko. Marami rin namatay. Anong nangyari na? Wala ka na control, Travis? Visit ka, Prescott. Kailangan ko ng tulong ngayon. Hindi kita matutulungan. Mayroong solar flare. Malaki ang epekto nito. Tatakpan na namin ang bunker. Okay, sige. Papunta na ako. Wag, hindi pwede. Marami akong tauhan dito. Baka apektuhan ka. Hindi tayo pwedeng sumugal ngayon. Apektado? Anong ibig mong sabing apektado? Control out. Thank you.
Tumakbo na siya palayo. Pinaril mo pa rin sa likod. Pinapatay ko lang mga ipis. Sa tuwing malapit ako sa'yo, namamatay lahat. Miss, para sa akin, isa ka lang dagdag na bagahe. Teka, sandali. Sino ka ba? Ako si John Travis, isang pulis. Gusto mo ng oldies? Ilang taon ka? Chris Scott, si Travis ito. Come in. Come in, Travis. Mabuti buhay ka pa rin ngayon. Oo, at kapag nagkita tayo, hihilingin mong Dina lang. Travis, may ilang impormasyon ako para sa'yo. Gusto mo ba o hindi? Ano yun? May isang panibagong solar flare. Yung mga hindi namatay, nasusunog sila. At babaliw din ha, basta paliw lang. Oo, alam ko yan. May kasama akong civilian pagbalik dyan. Narinig mo? Over. Ano ba ito? Tignan mo ang sarili mo. Imbestigahan mo ang civilian. Kung napasok ba siya, baka isa siyang psycho. Ibig ko sabihin, baliw na baliw. Tingin ko okay naman kami. Papunta na kami dyan. Travis, hindi yan sapat. Alam mo, kailangan may sumundo sa inyo. Pero kailangan namin makarating dyan. Isa yung direct order. Out. Out. Saan ka pupunta? May bibisitahin lang ako. Paano naman ako? Bantayan mo yung jeep. Para saan to? Kung sakaling magkaroon ka ng bisita. Babalik din ako. Magkano isang to? $3. Ano? Ganong kamahal? Magkano ang pera mo? $2. Babalik na lang kami. Ganun ba? O sige. Okay lang. Patingin nga ang boteng yan. Mukhang luma na siya para sa akin. Kalahati na lang ang presyo nito. Talaga ba? Salamat. May tinda ka pang kalahati ang presyo? Bali, yung beans banda doon. Sige, kukunin ko rin ito. Pwede ba malisan niyo dyan? Nagmamadali ako. Maraming salamat at bumalik kayo sa susunod. Kapag marami kaming pera, babalik kami. Anong klaseng baril na meron ka? Pasensya na, hindi ako nagbebenta ng mga baril. Alam na lahat na may tinatago ang supply ng mga baril kung saan man. Nakaraan na yon. Wala na akong mga baril sa ngayon. Noon nakaraang tatlong araw, may binenta kang baril sa kaibigan ko. Tatlong araw! Hindi. Hindi ako nagbenta ng mga baril na yon. Sinungaling! Huwag mong lukuhin! Malalagot ka sa akin! Ngayon ni bakit mo sa akin ng mga baril? Anong tinitingin-tingin mo? Huwag kang mangiila mo, madadamay ka rin dito. Ang laki nga ng bibig mo, pero ang liit naman ng utak mo. Maraming salamat, mister. Pero dapat hinayaan mo na lang ako. Alam mo na, palagi naman nangyayari ang ganun dito. Ang lugar na gaya nito, kailangan ng security. Anong pinagkaiba? Malapit na mag-iba ang bayang ito. Ilang buwan na lang ang mga gang na ang papalit dito. Siguro. Gusto ko makipag-deal sa'yo. Makikinig ako. May sasakyan ka. Meron akong jeep. Mabuti. Gusto mo bang dalhin ang mga supply mula rito papunta sa may bundok? Pero wala akong planong bumiyahe. Naghahanap ako ng kagaya mo, yung kaya pangalagaan ng sarili. Yung matalino at hindi baliw. Isang oportunidad yan na makaalis ka rito. Gusto kong dalhin mo ang anak ko. Hanapan mo siya ng pamilya, yung mabuti at kung saan ligtas.
Mahirap magganap ng mabuting pamilya ngayon, kahit sa bundok. Basta gusto ko siyang makaalis dito. Hindi ako babysitter. Ayos yan, kasi hindi naman ako baby. Mukhang magandang deal ito para sa inyong dalawa. Magkakasundo rin kayo. Dad, halata namang di siya interesado. Isa pa, tingin ko hindi siya magandang piliin. Ayun siya! Gusto na yun? Turo mo! Ayun na ba yun? Ayun ba yun? Tingnan mo mapapala mo! Malalagot ka sa akin! Alam mo, mas baliw ka pa sa inaasahan ko. Talaga! Dad! Tatago! Nasaan ang tapong ko? Mas ka dito. Tara! Itong para sa'yo. Kunin natin siya! Wala pa! Sayo na! Uy, tara! Bulin natin! Bulin nyo! Huwag nyo sila na makawala! Bilis! Tara! Bulin natin! Bilisan nyo! Doon tayo! Kayo! Sa ilalim dito! Lee! Kayo! Doon sa likod! Hanapin nyo! Nandito sila! Ngayon, nandito na tayo, girls. Home sweet home. Mabuti pang tanungin mong landlord kung okay lang magstay dito. Bakit hindi mo siya ilipat? Eh, ba't hindi mo gawin? Sigurado kang ligtas tayo dito. Walang lugar na ligtas, babe. Magiging ligtas tayo dito hanggang makabalik tayo sa complex. Magaling. Anong mangyayari pagkatapos nun? Siguradong papapasukin kayong dalawa. Lagi kami nangangailangan ng mga babae. Bilang ano? Mga bayaran? Hanapan kayo ng mga trabaho dun. Oo, pupusta ako. Okay, ano na ngayon? Well, kukuha tayo ng anim na kasama at meron na tayong baseball team. Travis, seryoso ako. Matutulog tayo rito ngayong gabi. Bukas susubukan ulit natin mamili. Dito ako matutulog, banda. At kung may gustong lumapit, malalagot sa akin.
Ano mang ginagawa ko rito? Ano ba, Prescott? Papasukin mo kami! Makinig ka, may dalawa akong babaeng kasama dito at ngayon nagsisimula na ako maging Mother Goose. Tignan mo, kumukunti na mga pagkain at lalong lumalakas ang mga gang ng mabilisan. Bakit hindi ka magsalita sa microphone mo? Sabihan sila na buksan ang pinto at papasukin kami! Hindi ko pwedeng gawin yan. Lumalala na ang greenhouse effect. May mga report tungkol sa mas maraming psychosis. Sinabi ko na sa'yo na malinis kami. Isa pa, kung ano man ang ginawa ni Narin at mga kasama niya, hindi yun madali. Pwede ba kayo kung anong ginagawa nila? Wala, pero inaalam ko pa rin. Sige, alamin mong mabuti at tapusin mo siya. Makakaasa ka dyan. Itong babaeng ito, tumanggi makipagtulungan sa ating organisasyon at dalawang beses nang tumakas. Gagamitin natin siyang bilang halimbawa sa kung anong ibig sabihin ng hindi marunong sumunod. Tama yan! Sumail! Hindi sumusunod! Gusto kong ipakita sa lahat kung sinong kumokontrol sa syudad. Pwede kang kakampi o kaya hindi. Kapag hindi, mamatay tayo! Patay tayo! May isang pulis. Itong buwisit na pulis nito, ang pangalan niya ay Travis. Siya ang bumabaril noon sa warehouse at ilan sa inyo ang nakakita noon. Gusto ko siya at ang babaeng kinuha niya sa akin. Maliwanag ba sinabi ko? Tama! Wala sa inyo, wala kahit sino ang magluloko sa organisasyon ko. Maliwanag ba? Tama! Wala kahit sino! Wala! Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang halimbawa ng aking hatol. Ikaw nang bahala. Sa susunod, gusto ko ang basong ito ay mapuno ng dugo ni Travis. The Goonie Travis! Ano na? Tingin ko sa akin yung sombrero na yun. Sombrero mo? Anong sinasabi mo? Babalik ako. Dito lang kayo. Kapag di ka bumalik, alis kami. Hindi. Nasa akin ang susi. Kaya kong i-atwar to. Pwede ba? Maupo ka't manahimik? Hmm.
ginagawa niyo ba dyan? Umalis na nga tayo. Ano ba? Ano ba ginagawa niyo? Hoy, lika na! Dalihan niyo na! Tara na! Ano lang, hoy? Ano ba nangyayari? Parang nagmamadali ka. Sombrero mo. Sombrero mo. Sabihin mo sa akin. Paano nagmisa ito kung nakalagay sa ulo ko to? Sombrero ng pulis yan at hindi ka naman pulis. Dati akong pulis. Ano ka ba? Tomo, baka lahat naman tayo ay pulis. Pwedeng sa akin yan. O gusto mo lang angkinin? Oo nga pala. Alam ko kung sinong lalaki to. Alam mo, kilalang kilala ka namin. Totoo yun. Ito nga pala si John Travis. Ang one-man DEA. Pinatay silang lahat. Oo, naging high ka ba, Travis? Ibig kong sabihin, yung gising na gising ka talaga. Tingin ko hindi naman. Magugustuhan mo yun sa umpisa. Kasi igig kang baboy ka. Alam mo kung ano yung pag-iigig? Pag-iigig! Pasalamatan mo ako, baboy. Ibigay mo na sa akin yan para tapos na to. Alam mo, baka ikaw ang dapat umuwi para tapos na lang talaga to. Ano, gusto mo yung sombrero mo? Lumapit ka at kunin mo. Kung tapos ka na magsalita, tingin ko oras na para simulan yun. Tingin ko tapos na tayo mag-usap. Boys, may ulam tayong pork chop sa hapunan! Saan mo siya nakita? Tingin ko isa siya sa mga laruan ng mga scavenger. Sugatan siya at may lagnat pa siya. Mabuti pang dalhin mo siya sa ospital. Anong ospital ang sinasabi mo? Tara na! Na?
Isa itong ospital? Manahimik ka nga. Latimer, nandiyan ka ba? Oo naman, nandito pa ako. Travis, Well. Masaya ako na makita kang buhay pa. Kumusta ka? Ayos naman. Kumusta ibang boys? Wala na silang lahat. May kasama ako dito na kailangan ng tulong. Okay, nakikita ko hindi siya maayos. Ano pakiramdam mo, Iha? Naiinitan ako. Masama ang pakiramdam ko. Mayroon siyang lagnat at mukhang sugatan pa. Mabuti naman na mayroon pa akong pinisili na nakatabi. Nakatago yung mga yung kasan, hindi mahanap ng mga gang at baliw. Alam mo, ang mga gang at ang solar flare, maraming kinuha mabuting tao. Nawala lahat ng staff ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa magtagal dito. Ginagawa ko mga kaya ko para makatulong. Unang-una, mag-set ng mga buto, linisin ang sugat, tahin ang kinakailangan. Paano mo nagagawang manatiling buhay? Buhay ako sa pamamagitan ng pagkatago. Sa kwarto na itinago ko ang mga gamot. Doon ako natutulog sa gabi. Nasa loob ako nung sumabog ang solar flare. Nakita ko yun sa bintana. Nakita mo yun? Ayos lang ako. Nasa kitna ako noon ng kwarto. Walang problema sa akin. Akala ko naghahanap pa sila rito. Hindi. Nalaman nilang nakuha na nila ang lahat ng gamot dito makalipas ang ilang taon. Ang inhanap lang nila ngayon ay mga babae, gasolina at pagkain. Akala dati ng tatay ko napatigilan ng mga sundalo ang mga gang. Nasa buong mundo ang mga militar, pero hindi dito. At ang tanging kaya nilang protektahan ngayon ay ang Washington at New York. Sa tingin ko mukhang normal na ang buhay dun sa ngayon. Ano naman kaya ang normal doon? Siguradong iba yun kasa dito. Kung ligtas lang ang bumiyahe, susubukan ko pumunta sa Washington. Hindi mo magagawa yun. Alagaan mo muna siya, Doc. Babalik ako.
Ngayon, Travis! Magdalin niyo yun! Wala siya kahit saan. Bakit ba kailangan pa natin siyang itayin? Hindi ligtas ang lugar na ito. Walang ligtas na lugar, babe. Naalala mo? Isa pa, saan mo gustong pumunta? Ano gusto mong gawin? Pasensya na. Alam ko babalik siya. Siyempre, umaasa ka. Saan mo naman nakuha yung bulag na paniniwala na meron ka, Lena? Hindi ko maintindihan. Alam mo naman, hindi siya Boy Scout. Hay nako, mabuti pang umalis na lang tayo. Hindi natin siya kailangan. Hindi, pero may utang tayo sa kanya. Bakit hindi ka kaya muna huminga dyan ng malalim at umupo dito at mag-relax ka ng konti? So, mag-relax ka lang. Ah, mag-relax? Oo, mag-relax. Tumigil na tayo, mamamatay din naman tayo dito. Ah, mamamatay tayo? Maganda yan. Alam mo, mamamatay tayo dahil sa pag-uugaling ganyan. Tama yan. Dapat kang maging matatag. Kung ganun, maging matatag tayo. Excuse me. Hindi maganda pakiramdam ko. Maiga mo na ako. Mr. Wright! Nakuha ko si Travis. Magaling! Buhay! May dalawa siyang babaeng kasama. Oh, mas maganda yan. Kung ganoon, nasaan sila? Mga panimagaw ang bayarang babae. Gusto ko silang makita. Ah, bale. Pwede ko silang nakuha. Ano? Bale! Mr. Wright! Mr. Wright! Kukunin ko po sila! Kukunin ko sila pangako! Nasaan si Travis? Nasa labas po! Dalhin niyo dito! Dalhin niyo siya dito! Sige, bodin lang. Yan. Mamatay ka na, alam mo ba yun? Hayaan kitang mabuhay kung ibibigay mo sa akin ang mga babaeng kasama. Babaliw ka na! Padaliin mo na lang ang buhay, Travis. Mahanap ko rin naman sila. At kapag nagawa mo, magiging bangkay ka na kasama ng tatlo mong kaibigang polis. Pwede ka nang bumunta sa impyerno. Tara na, ay gagawin pa tayo. Sige, naiinip na ako rito. Umalis na tayo. Okay, tara na. Ayos. Tama lang na maramdaman mo yan. Saan naman tayo pupunta? Sa ballpark? Ligtas dun sa tingin ko. Sige, tama ba? Magiging okay tayo. Paano yung mga scavenger? Paano kung masalubong natin sila? Gawin natin ang tinuro ni Travis. Barilin sila. Oo, tama yan. Tignan nyo! Dali! Tignan nyo nangyari sa akin. May epekto sa katawan ko ang solar flare at mabalis na kumakalat sa katawan ko. Bakit? Bakit? Nasa chromosomes natin. Sa blood type. Hindi ko alam. Pero unti-unti ako nawawalan ng kontrol. Ayoko magaya sa katulad nila. Lumabas kayo! Labas! Labas! Pakiusap! Huwag mong hayaan magaya sa kanila. Pakiusap!
si John Travis, ang living legend. Parang hindi ka na malakas ngayon, ha? Sabi ko na sa'yo, wala siya rito. Magpapakita rin siya. Hindi na siya magpapakita, Lena. Pwedeng patay na siya o iniwan niya tayo. Kung iniwan niya na tayo, wala na yung jeep niya. Eh, di patay na siya. Baka bumalik na siya. Oh, welcome dito sa club. Sige, hindi ako sigurado kung gagana to, pero kailangan natin maghiwalay. Ibig ko sabihin... Hindi tayo maghiwalay. Magsasama-sama tayo at maghihintay kay Travis, patay na si okay? Travis! Hindi pa patay si Travis! Lena? Zoe? Latimer, anong nangyari? Sinubukan ko patayin ang sarili ko, pero hindi ko yun magawa. Akala ko ba hindi ka tinamaan ng solar flare? May napunta sa kamay ko. Akala ko ayos lang yun. Pero bigla na itong dumadaloy sa buong katawan ko. Uminom ako ng gamot para patayin ang sarili ko, pero hindi pa rin yun nakatulong. Nasaan na sila? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pinalayas ko na sila. Malala na ang sakit na to. Kailangan mo na akong tulungan para matapos na ang lahat. Hindi, huwag mo na ako sabihan ng ganyan. Nawala na ako ng tatlong kaibigan. Pakiusap, Travis. Gawin mo na yun para sa akin. Gawin mo na, Travis, kung hindi papatayin kita. Hindi ko kaya. Pipiling ako ng tatlo. Hindi. Pakiusap. Isa! Hindi ko kaya! Dalawa!
Saan ka nang galing? May pinagdaanan lang ako. Nung bumalik ako dun, wala na aking tatlo. Nakita mo ba si Dr. Latimer? Oo, nakita ko siya. Ayos lang ba siya? Sabihin na natin wala na siyang problema. Nasaan ang baril? Nandito lang. Okay, sige. Kumusta siya? Mukhang gumagaling na pero paubos na yung pinisalin. Ibigay mo na lang yan sa kanya. Bukas dadalhin ko siya sa bunker. Papapasukin nila Tyron. Okay. Matulog na kayo. Lalabas muna ako at magbabantay. At nandito na nga tayo. Bahala na ang susunod na batter. First pitch. Swing! Umiikot ang bola! Umiikot! Wala na! Naging impyerno ang mundo dahil sa mga taong kagaya niyo. Alfred! Nawalan ka na ng control, Travis. Right! Hindi pa tayo tapos! Okay lang, ako lang ito. Anong ginagawa mo? Tinitingnan ko kung gaano kagaling magbantay. Pumasa ba ako? Oo, pumasa ka. At dinalhan din kita ng tubig mo. Purified yan. Salamat. Okay lang. Naalala ko noong marami pang tubig. Meron lahat ng tao nito. Alam mo, narinig ko na may ilan pang malilinis na lawa sa mga bundok sa Montana. Oo, narinig ko nga yun. Gusto mong pumunta ngayon? Sige. Mga 2,000 miles lang layo na makakabalik tayo ng umaga. Oo. Naaalala mo ang mga swimming pool? Hindi. Masyado ka pang bata. Teka, lumalamig ka? Oo, nung 10 years old ako. Matagal na panahon na. Hindi ko na rin alam kung paano gagawin yun ulit. Alam mo, ang galing nun. Isipin mo, neck deep ako sa may fresh water. Oo, naaalala ko may swimming pool kami sa bahay nun. Meron kaming diving board na 30 feet ang taas. At laging nagda-dive off, pero lagi akong natatakot nun. Pero walang masama sa pagiging takot. 10 years old ka lang nun? Ginawa mo ba talaga yun? Hindi. Pagdating nung panahon na matapang na ako, may water shortage. At wala nang tubig sa pool. Well, alam mo, hindi ko maiisip na natatakot kasi ilang bagay. Mabuti pa matulog ka na. Okay. Good night. Para saan naman yun? Hindi ko alam. Wala namang kahit sino dito para i-kiss ko ng good night. Good night. Night, Johnny. Travis yun. John Travis. Good night, John Travis.
Sa tingin mo, kukunin kaya siya? Hindi ko alam, pero susubukan ko. Boss ko naman siya. Ex-boss mo. Ibig kong sabihin, tanggapin mo na Travis. Ikukulong ka nila. Baka, pero dapat may gawin tayo. Kahit di siya pumayag, pwedeng makakuha ko ng pagkain o supplies. Dito lang kayong dalawa. Magtago kayo sa loob. Mas ligtas dun. Babalik din ako mamaya. Alam ko yun. Ibinalik ko kayo kay Mr. Dali! Dali, dali! Dali, dito! Mukhang merong malaking family reunion. Control, come in. Si Travis to. Travis, nasan ka? Papasok pa lang ako dyan. May kasama akong babae na kailangan ng tulong. Kailangan namin ng doktor. Dadalhin ko na siya dyan. Imposible yan. Lahat ng life support system natin bubagsak na. Wala na tayong oxygen. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari dyan? Pasok niyo kami! Ang nakikita ko, grupo ng mga baliw na papunta dyan sa loob. Pwede bigyan mo kami ng supplies? Hindi ko magagawa yan. Kapag nasira nila ang maintenance tunnel, mahanap nila ang daan sa building. Kung yung mga security men mo? Walang kwenta ang mga security men ko. Kailangan mo kaming dala ng pagkain dito. Tumpad na tayo! Sige, tara! Dali, torch! Prescott.
Meron akong maganda at masamang balita para sa'yo. Ano yun? Nakahanap ang mga scavenger ng torch. Sabi mo may maganda kang balita. Yan yung magandang balita. Sige, ano yung masamang balita? Nakahanap sila ng posporo. Gumawa ka ng paraan para doon! Maghintay ka lang muna dyan. Amoy ng takot. Alam mo, dumi-dumi mo tignan ngayon. Kailangan mo na talagang maligo. Masaya ka sa ganito, baliw? Oo naman! Oo! Damn it! Alam mo, hindi na ako mapahintay ng paggawa sa mahihirap na bagay! Kasi gagawin mo lahat ng gusto ko! Lahat ng gusto ko! Mas gusto kong mamatay. Baka gagawin ko rin yun! Norm! Ikaw pala ang wildcat. Tingin ko hindi ako magsasayang ng oras sa'yo. Bumalik na pala dito ang kalakal ko. Makakaranas ka ng matinding uri ng sakit. Tumigil kayo! Sabihin mo sa akin, nasaan si Travis at kung anong ginagawa niya? Pumunta siya sa isang underground bunker. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, pumunta siya sa isang underground bunker. Nandun na ang ibang tao na gustong pumasok. Kung pupunta tayo ng buong pwede sa matatapos natin to! Tama. Ilibing natin si Travis. Ilibing si Travis!
Oh, gising na pala si Sleeping Beauty. Oo, konting beauty. Parang may mali rito. Hawakan mo to. Babalik ako. Dito ka lang sa jeep. Salamat dumating ka. Aalis tayo rito. Maraming salamat sa'yo. Yung jeep nasa front gate. Lumabas na kayo! Thank you.
Control, come in. Control. Prescott. Welcome back, Travis. Kumusta kayo dyan sa baba? Hindi maganda ang araw na to. Pasok kayo! Nasa building na si Wraith at kinokontrol ang bawat section. Meron na silang mga nakuhang armas. May mga namatay na. Nakakulong kami sa communications bunker. Travis, gusto mong kunin si Wraith? Ano sa tingin mo? Pasabugin mo ang bunker. Hindi, hindi ko magagawa yan. Kailangan. Yan lang ang paraan para makuha si Wraith. Hindi, makukuha namin kayo dyan. Hindi, hindi mo kaya. Huli na. Travis. Ano? Kung gusto mong kunin si Ray, pasabugin mo ang bunker. Oh, sige. I-cover mo ko. Lahat ng lalapit sa akin, itutok mo lang sa gitna. Mga 3 inches ang taas. Huwag mo kong tatamaan. Kapag hindi ako nakabalik pagsabog ng bunker, gusto kong umalis kayong tatlo dito. Good luck. Hindi na siya babalik. Babalik siya. Ginagawa mo? Hindi mo siya makocover, Lena, kung hindi mo siya nakikita. So, bumalik ka!
Bumalik ka sa jeep! Bakit hindi ka kaya mag-thank you? Thank you! Hoy, Ray. Si Travis to. Welcome sa aming command center. Ngayon, ipapadala na kita sa impyerno. Nasaan si Travis? Parating na siya. Sa tingin ko. Bilis, buksan niyo! Tabi niyo! Tabi niyo! Tabi niyo! Tabi niyo! Saunders, gusto mo magpakasal? Ano ba yan? Ako si William Prescott, kasama si Mary Sander. Ay sumusumpa. Sa sakit man o sa kalusugan, sa hirap at ginhawa, hanggang kamatay. Ako! Ha 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 ha!